Welcome back to Q Republic. Today is April 15th, 2021, Thursday. News coming from CNBC.com. European markets edge higher with earnings and inflation in focus. Umakyat pa rin po ng konti. 0.2% ang ating European markets today. Kasabay po yan ng corporate earnings for the first quarter at inflation. Matapos po yan ng somewhat pagkakaibang reaction sa ating Asian markets. Bali yung mga Chinese markets bumaba and may pagka-steady or pagtaas naman ng slight ang Australia, Japan at South Korea. So mixed reaction po para po sa ating Asian markets, pero sa kabila po niyan, tumaas pa rin po ng bahagya yung ating European markets. Ganon din naman po sa ating US markets, nagkaroon din sila ng slight na pagtaas today matapos naman po nilang mag-pullback kahapon. Inaantabayanan din yung earnings result ng iba pang high profile company like Bank of America ngayong araw. In other news naman po coming from Inquirer, PSEI creeps back to 6,500 despite blah trade. So dito po sa news na to, madidescribe kung anong nangyari sa PSEI natin kahapon since na-release lang po ito kaninang umaga. Nakabalik ang PSEI sa 6,500 level. However, mababa pa rin po ang ating volume and it signifies na matamlay pa rin ang mga buyers natin currently and still worried sa pagtaas ng ating COVID cases. Sabi naman po ng Head of Research ng AAA Equities, though umakyat yung index, flat pa rin yung price ng ating mga stocks with a slight negative bias kahapon. So kahit wala masyadong positive catalyst, since walang pressure masyado, sign siya na maaring ang mga investors ay willing to hold na sa current position nila na nakapag-attract naman sa ating mga buyers. Dagdag pa niya, since low volume pa rin ang ating index, maka-experience tayo ng continuous sideways sa ating market until mag-improve or lumala yung situation natin. So kung titingnan naman natin yung PSEI natin ngayon, may kita natin na mababa nga yung ating volume and consistent siya everyday. So bali dalawang araw na tayo may pagtaas, kahapon tsaka today. And yung possible na maging high lang natin sa ating index as of the moment is 6,600 and yung possible low naman natin 6,400. So as long as wala pang changes sa current situation natin, posible na 6,400 to 6,600 lang yung maging takbuhan ng ating market at flat price naman yung maging effect nito sa ating mga stocks, especially sa ating mga secondary liners. Ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Merrimart, dito CME, Ayala Land, Apollo Global, PHA, Mega World, and PHA. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to say thank you to the following people. Maraming salamat po, Ruel Taneo. Mas pagsisikapan pa po natin na mas ma-improve pa yung ating content. Keep safe po tayo dyan sa Riyadh. Thank you and keep safe, Angelita Espaliardo. Thank you, Claire Marita. Magandang araw po sa inyo and God bless always. Hello and thank you, Ronald Galenzoga. Salamat po, Edna Aquino, and have a nice day. Thank you, Maribel Igne. Keep safe po, ma'am. Thank you, Ed Andal. Ingat po lagi, sir. Hello, Wilson Ong. Nice area po yung pag-exit natin kay Mega World. And so far, hindi maganda ang income ni Mega World. Kalalabas lang ng news na yan. Kaya patuloy pa rin yung pagbaba niya or yung selling pressure na nakikita natin sa kanya. Thank you and keep safe, Eduardo Etisanan. And hello, LR Fontamillas. Maraming salamat po sa oras ninyo, sir, na binibigay sa ating channel. Enjoy your day always and hopefully
Hindi po tayo masyado na homesick dyan sa Bologna, Italy. Lalo hindi pa tayo makapag-travel sa ngayon. So regards po sa iyo, sir, pati na rin po sa mga kasamahan natin dyan. At sa lahat po na nanonood ng video na ito, wala man po kayo sa ating comment section, I appreciate your time so much. Maraming maraming salamat po and keep safe po palagi. Merry Mart closed today at 5.16 at tuluyan niya pong na-breakdown itong ating strong support na tinitingnan sa kanya at 5.25. So makikita natin, nag-consolidate po tayo dito between 5.40 and 5.64. So, nung April 12, meron na tayong green candlestick dyan. Pero kung titingnan natin, ilang trading days din. Pero hindi pa rin nababasag itong 5.64. So, hindi pa po ready yung market to break it out. So, naging strong resistance po yan. At ngayon po is naka-cross down na po tayo dito sa ating 5.25 area na strong support na tinitingnan po natin. At kung titingnan natin yung ating mga indicators, strong selling pressure din yung nakikita natin. So, pababa na po below 50 itong ating stochastic indicator. Sa ating RSI indicator, since April 13, nasa below 50 na po siya. And mukhang bababa pa dito banda sa level 38. Ito na kasi yung ating strong support dyan back in March 29, 2021. And yung MACD natin, everyday din nababawasan yung kanyang histogram. So, may chance na mag-cross down ulit itong blue line dito sa red line due to the strong selling pressure. So, what we can expect is that meron pang chance na bumaba itong si Merry Mart sa 5 peso area. So, accumulate lang din ang accumulate ng shares yung pwede natin gawin dito. And then, after accumulating shares, for example, bumaba siya dyan sa 5 peso area, we have to be cautious dito pagdating sa 5.25 kasi yan na yung bagong natin yung strong support. So if ever makakuha ka dyan sa 5 peso area, meron ka namang mga 5% gain. So normally yung mga traders din natin, syempre kukunin yung 5% gain na yan. That's why this 5.25 will be a very significant area. So check nyo po, may IG yung magiging options natin for Merry Mart. Dito CME closed at 10.62. Nagko-consolidate po tayo ngayon between 10.57 to 10.87. Pero pansinin po natin dito sa 11.30 area, malakas po yung ating resistance level dyan. After po ng 11.30, nakikita rin natin na 4 trading days, hindi pa rin po nabasag itong 11.10. So nagiging strong resistance din siya. And ngayon po dito po sa ating current range, nasa 3rd trading day na tayo pero hindi pa rin po tayo maka-breakout dito sa 10.87 area. Kung titingnan po natin yung ating mga indicators, so tumamlay po at nagkaroon ng selling pressure. Level 59 tayo ngayon sa ating stochastics. Sa ating RSI indicator, hindi pa rin po tayo nakaka-break over dito sa level 50. And dito sa ating MACD, nababawasan na po yung ating histogram na dadagdagan ng selling pressure every day. So ang inaasahan po natin dito kay dito CME, there's still a chance na bumaba siya further dito sa 10.18 area. So kung sakaling gusto natin pumasok dito kay dito CME, might as well observe muna. Pag bumaba siya dito near 10.30 area, diyan po magandang mag-accumulate ng shares. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Ayala Land close today 33.70. Currently, meron po tayong resistance dito around 33.90 area. Nandyan din po yung ating moving average 9. So siya po yung ating naging resistance currently. And yung support natin is 33.40. And itong ating moving average 9 ay naka-cross down sa mga moving averages. So malakas po yung ating selling pressure sa ating stochastic indicator. Dito lang po tayo sa level 28. Sa ating RSI indicator, dito naman po tayo sa level 35. So mga lower highs po yung pinicreate natin sa ating mga indicators. So malakas po yung selling pressure na nakikita natin. Sa ating MACD, meron po tayong pag-attempt ng pag-crossover. Pero baka lang kagaya rin po ng mangyari lang dito yan sa March 29. Ilang araw lang po magko-crossover. Pero magko-cross down pa rin. So nasa below 0 pa rin tayo kay Ayala Land. Nasa magandang area naman tayo dito kay Ayala Land dahil meron naman tayong tinitingnan sa kanyang uptrend channel. So nandito tayo ngayon sa lower border niya. Kaya lang, please expect kung sakaling bababa pa tayo sa kanya,
pwede tayong magkaroon ng maximum na 31.86 na low. So ito namang low na to, ito yung tinitingnan natin na strong support niya. So if ever hindi mag-materialize itong uptrend channel na tinitingnan natin because of the strong selling pressure, ito yung risk na kailangan natin makita. So aside sa 32.70 area, maximum pwede pa tayong bumaba dito sa 31.86. So nakikita natin, malakas nga po yung ating selling pressure. At currently, meron tayo ditong block sa 33.90. So after 2 trading days or 3 trading days, kapag hindi pa natin mabasag yung 33.90 area na yan, there's a chance na bumaba tayo dito sa 32.70 or maximum at 31.80. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. Apollo Global close today at 0.2350. Currently, meron po tayong bagong resistance ngayon at 0.24 and support at 0.2350. So, ang dami niya pong resistances na breakout today. Napakataas din po ng ating volume today. And if we're going to check our indicators, sobrang taas din po ng ating momentum. So, sa ating stochastics, nasa level 98. Sa ating RSI indicator, bigla niya pong na-breakout itong ating level 55 na kanyang resistance noong March 3, 2021. So ano po ba yung pwede nating ma-expect dito kay Apollo Global by tomorrow? So tingnan po natin siya sa monthly time frame. Kasi kahapon, balik na tayo dito sa daily time frame, kahapon nakita natin na medyo matamlay at medyo malakas yung ating selling pressure for the past 4 trading days. So yung review natin kahapon, mas maganda kung maintain natin si Apollo Global na lumapit dito po sa ating moving average 100. Pero yung nangyari today, biglaan po siyang nagkaroon ng mataas na volume at several resistances yung kanyang binasag. So dito sa ating monthly time frame, makita natin meron tayong uptrend channel na inoobserve sa kanya. So nagsimula po itong ating uptrend channel since December 2020 and then nagkaroon po tayo ng volatility noong March of January pati na rin noong February and March. So naka-breakout po tayo dyan sa uptrend channel pero yung pag-close po ng month natin ng March, bumalik po tayo dito sa loob ng ating uptrend channel and currently it seems na nagbe-breakout na naman po tayo dito sa ating uptrend channel. So nakikita natin itong candlestick natin for the month. Naka-breakout po siya dito sa ating upper border. Kaya lang medyo risky po itong area na to na 0.25 kasi makikita natin month of February and March yan po yung pinaka-resistance natin. And currently, nung month of March nga po, meron tayong strong bearish candlestick. So, possible po niyan na gumawa muna tayo ng lower high at hindi po muna natin siya kagad masundan. So, makikita natin itong 0.2350 is actually high risk area although dito sa ating mga indicators except dito sa ating stochastics kasi sa ating stochastics nasa below 50 siya so malakas yung selling pressure pero dito sa RSI indicator nasa overbought area siya so magkaiba yung sinasabi ng ating RSI pati na rin ni stochastics pero dito sa ating MACD consistent na mataas yung ating histogram sa kanya kaya lang we have to bear in mind 16% na po yung tinaas niya for today. Just for today. So if ever naman na gain ka na dito kay Apollo Global, might as well take profit ka muna dahil hindi pa ganun kaganda yung ating takbo ng ating market. So there's a big chance na by tomorrow is magkaroon po tayo ng selling candlestick. So medyo high risk po itong area na to. So if ever wala ka pang shares dito kay Apollo Global, huwag ka po muna bumili dito sa area na to. Mas maganda, i-aim natin yung ating previous support dito na around 0.19. So, just in case man na bumaba pa siya dito sa 0.19 or 0.18, masyadong or hindi ka masyadong nasa mataas ng area compared dito sa above 0.22. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close today 2.23. So, malakas pa rin po yung ating resistance dito sa ating 2.35 area. The last time natin tinatch po natin yan at in attempt na i-breakout happened noong March 11, 2021. Pero yun nga po, tuluyan pa po siyang bumaba. So, nagkaroon tayo ng downtrend channel dyan na na-breakout naman po noong April 6, 2021. Kaya lang, may kita natin malakas pa rin yung ating selling pressure dyan o yung ating resistance. And dito naman sa ating mga indicators, hindi pa po siya ganun kalakas yung momentum
na nakikita natin. So, nasa level 64 tayo ng stochastics sa ating RSI indicator. Hindi pa po tayo maka-breakout dito above 50. Sa ating MACD naman, naka-crossover siya, kaya lang nasa below 0 pa tayo. Pero ang maganda sa ginagawa ni PHA, medyo malapit naman po tayo dito sa ating borderline. So, ito yung tinitingnan natin na strong support sa kanya. So, if ever man, magkaroon pa tayo ng further breakdown, we have to bear in mind na pwede pa siyang bumaba dito maximum sa 2 peso area. So, accumulation stage pa rin naman itong range natin between 2.90 to 2.35. Pero wag lang tayo ma-shake out if ever na bumaba pa siya dyan. So, alam na natin na pwede pa siya bumaba dito sa 2 peso area. So, pwede tayo mag-average down dyan. So, hindi na naman natin siya in-speculate pa na bababa further below 2 peso area. Nandito na rin si moving average 100 natin, yung yellow line as our support. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Mega World closed at 3.35. Tuluyan pa pong lumakas yung ating selling pressure. And ngayon, currently naka-breakdown na po siya dito sa ating support kahapon na siya ngayong ating resistance at 3.37. Ang bagong support po natin is 3.27. Checking our stochastics. So currently, nasa oversold area na siya. Kapantay na po siya nung last na oversold natin noong March 15. So there's a chance na magkaroon tayo ng pag-bounce back by tomorrow dito kay Mega World. Sa ating RSI indicator naman, siya rin yung ating naging low noong March 24, so there's a chance na magkaroon nga po tayo ng pag-bounce back by tomorrow. However, dito sa ating MACD, today is our first day na naka-cross down na po itong ating blue line and nasa negative na po itong ating histogram. So, ano po ba yung pwede natin ma-expect by tomorrow dito kay Mega World? So, unang-una, may kita po natin strong selling pressure po yan. Tatlong trading days lang po at several resistances na po yung ating na breakdown. So, kung sakaling magkaroon man po tayo ng pag-bounce back tomorrow, possible niya na magkaroon tayo ng high na hanggang 3.48 by tomorrow. So, kung sakaling nakabili tayo today, 3.35, by tomorrow, there's a possibility na magkaroon tayo ng at least 3% gain. Pero in the coming trading days, ang pwede natin ma-speculate dito is magkaroon tayo muna ng consolidation, just like what happened here between 3.37 to 3.48. And then we will see if the market will be strong enough to break this out or bababa pa po tayo ng tuluyan dito sa 3.27. So bounce play lang po tayo by tomorrow and then by the next trading days, possible consolidation. Then we're going to decide or the market will decide kung break out tayo or break down pa further dito sa 3.27 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. PHR close to the 2.18. Currently, nandito pa rin po tayo sa range natin between 2 pesos and 2.28. So ito po yung range natin since March 9, 2021. Malakas pa rin po yung selling pressure na pwede nating ma-observe sa kanya. So nandito tayo sa level 58 and nanggaling na po tayo sa overbought area ng April 7, pero hindi pa rin po tayo nakapag-breakout. Sa ating RSI indicator, ganun din po. Nanggaling na tayo sa pinakamataas, then ngayon napunta naman po tayo below 50. And sa ating MACD, although naka-crossover siya dito sa ating red line, ang red flag po natin is nasa below 0 siya. And kahit mataas po yung ating mga histogram, is hindi pa rin po nababasag ng market itong ating resistance at 2.28. So balik po tayo dito sa ating 12-month time frame para makita lang po natin ito si PHR as a whole. So this one, yearly basis po itong nakikita natin itong 12-month time frame. So beginning January 2011, nakita po natin na meron tayong strong support dito at 1.67 and nagkaroon pa tayo ng low dito sa 1.39. So currently, nasa 2.18 tayo and ilang years na rin po puro bearish candlestick yung ginagawa natin in the 12-month time frame or on yearly basis. So there's still a possibility that in the coming weeks or by next month, bumaba pa tayo further dito sa ating 1.67 area. So makita natin, medyo mataas pa tong 2.28. Pero as early as now, kung meron naman tayong buying power, pwede tayong mag-accumulate ng shares sa kanya para pagbaba niya dito sa ating 1.67. Pwede pa tayong makapag-average down sa kanya. Sa monthly time frame naman natin,
meron tayong ditong good support na 2 peso area, pero may downtrend channel kasi tayo. And then yung big picture na nakikita natin, pwede pa tayong tumama dito sa 1.67, just like what happened noong May 2020. Pati na rin noong March 2020 na go below 2 peso area tayo. And sa monthly time frame natin, matamlay po yung ating mga indicators. Nasa oversold area lang tayo. Same thing dito sa ating RSI indicator and sa ating MACD is wala po tayo sa above na histogram. So, puro negative po yung histogram natin. So, naka-cross down po yung blue line sa ating red line. So, kung binabantayan niyo po itong si PHR, kagaya po na sinabi natin kanina, kung may buying power naman, why not? Pwede tayo mag-accumulate ng shares. Pero, ang in-speculate natin, by the coming weeks or next month, pwede pa tayong mag-breakdown ulit dito at i-touch pa itong 1.80 to 1.67 area. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for PHR. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And kung meron po kayong ibang thoughts regarding this review, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section. Share your knowledge with us para makapagbigay kaalaman din po tayo sa ating mga co-traders and investors. At sa mga gusto pong magpa-review ng kanilang mga stocks, i-comment nyo lang din po yan sa ating comment section para po maisama po natin sa ating susunod na video. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po maging updated kayo sa ating mga daily videos, especially po sa mga insights natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.